Yung pong sa akin, sir, is na-pick up po siya ng October 13, 2022. Okay. So, expect ko na po yun is possible na 45 days po darating ng Pinas. So, dahil po holiday season, so magkakaroon po yan ng parang delay po kasi nga po holiday. Oh. So, possible po bago mag Christmas or after Christmas or sa New Year po, ganon. So, nagtaka po ako na tapos na po ang Pasko, hindi pa po dumadating yung box ko. Oh. So, one day po, nag-FB po ako. So, meron po akong nakitang post dito sa Israel, isang organization po na nag-post siya ng December 29, 2022. Oh. Na about po sa mga boxes nga po na nade-delay. Hindi lang ikaw? Hindi po, hindi lang po ako, sir. Marami po kami. So, naku. Siyempre po, sir, na ano po kami na bahala dahil nga po sa kagustuhan po namin na ma-receive po ng aming mga kanya-kanyang pamilya bago magpasko, napunta po sa kalungkutan. Anong kumpanya ang pinagpadala nyo? Kabayan Cargo po, sir. Tapos ano po siya sa ano sa LCSN Movers sa Las Piñas po. LCSN Movers sa Las Piñas. Ah, okay. Meron kami nakuhang direct line itong itong LCSN. Tinatawagan namin, hindi naman sumasagot. Opo, sir. Eh, anong sabi sa inyo? Nakausap ba niyo itong LCSN na ito? Sa akin po, sir, nag-email po ako sa LCSN. Oh. Ang nagtanong po ako kung ano po yung update sa aking box na pinadala. Ang sabi po ng LCSN Mover 8, wala na daw po doon yung box ko, inilipat na daw po sa ibang warehouse. Tinatanong ko po kung saan pong warehouse nila inilipat. Ang sagot po nila sa akin is kontakin ko daw po yung Erwin na nag-pick up sa Erwin. Sa box ko. Sa kanya ko, opo. Sa kanya ko daw po itanong. Ha, eh, sino yung Erwin? Nakontak ba nyo? Yun pong Erwin, sir, is nandito po siya. Tuwing Israel. Tuwing pong kukontakin ko po siya, ilang days po bago siya sumagot. Ang hirap po niyang makahagilap, sir. Dahil po siguro sa marami din pong tumatawag sa kanya dahil nga po sa pag-update kung ano ng update sa mga boxes namin. O, ano sabi? Eh, lagi na lang pong sinasabi niya na humingi po siya ng pasensya dahil daw po sa kagustuhan niya yung nangyari. Eh, kung sabi ko nga po, sir, kung may problema po silang dalawa ng Reynolds, out na po kami doon. May Reynolds pa? Opo, yun po kasing Reynolds, sir, ang nagpa-hold sa mga boxes namin, sir. Bakit? Hindi ko lang din po alam kung bakit hinold ni Reynolds Rose ang aming mga boxes na walang pahintulot po. Sus, Mario, sir. So, sabi lang mo mga ilang OFW sa Israel ang hindi nakarating ang kanilang mga balikbahay boxes? Yung pong alam ko lang po yung mga boxes, sir, is nasa 300 plus po yung naka-hold, sir. Ha? Ang dami nun, ah. Opo, sir. At hanggang ngayon, eh, wala pa? Wala pa po. Yung ito bang Erwin at Reynolds na ito na na-meet ninyo personally? In person? Yung pong ano po, sir, actually po, hindi ko po yan talaga sila kilala. Sir, yung po kasing Erwin na yon, hindi ko rin po siya kilala. So, dahil po sa kagustuhan po, sir, na makarating yung box po sa Pilipinas bago magpasko, nagtanong po ako sa aking kaibigan kung may kilala po siya na nag-pick up ng box. Actually po kasi, sir, meron po talaga ako na tao na nag-pick up ng box ko dahil po hindi ko siya makontakt. So, lumipat po ako sa iba. Dahil nga po yun na gusto kong makarating agad sa Pilipinas yung box ko bago magpasko. So, nagtanong po ako. Yan po yung binigay nila nga po si Mr. Erwin. Eh, ito, ang hindi ko maintindihan, inirepair na rin namin sa OW Administrator na si Ginong Arnel Ignacio itong kaso nyo, ha? Dapat itong LCSN, ang kausap lang ninyo, ba't dumadami ang kausap nyo? May Erwin pa, may Reynolds pa? Bali po, yung pong Erwin kasi, sir, is yan po yung taga-pick up dito. Oh. Tapos, ang pagkakaintindi ko po kasi sa akin po, sir, hindi ko po talaga sila sadyang kilala. So, para po silang magkakasama sa isang trabaho, meron po kasing akong narinig na magkakasama sila. Tapos, yung pinaka-leader po nila is yung si Erwin. Oo nga, pero
nung ipedala mo ang iyong balikbahay boxes, kay Erwin ba o sa LCSN Movers? Si Erwin po yung nag-pick up, sir. Nag-pick up sa inyo? Opo. Nung balikbahay box? Kabayan, sir, po yung ano nila dito, sir. Opo. Tapos, bakit siya ang nag-pick up? Siya ba authorized ng LCSN Movers? Yun din po ang hindi ko alam, sir, eh. Ay, kasi naku. Opo, kasi po, sir, actually po, sir, eh, illegal po yung ano nila, sir. Illegal yung ginawa ni Erwin? Opo, tsaka po yung sila Reynold po. Si Reynold. So, baka nabiktima kayo nga. Nabiktima kayo nitong Erwin at tsaka Reynolds. Dati naman po, sir, okay naman po yung pag-pick up niya. Kaya ang pinagtataka lang po namin, simula po yung August, September, October, hindi po nakarating ng Pilipinas. Samantalang po yung pick up po ni Erwin na November, December, dumating po siya ng Pinas dahil po naghiwalay na po, para pong nag-separate siya sa kila Reynold Rose. Oh, kaya po todo nagat. Ang sinasabi din po kasi is may parang meron po silang ano about sa money involved, ganon. So sabi nga po namin, kung may problema po silang dalawa, out na po kami doon. Kasi po nagbayad naman po kami ng tama. Nagbayad naman kayo para sa balikbahay boxes nyo pinadala sa Pilipinas. Iyon ang kailangan. Opo, sir. Pero ang naging papel ng LCSN Movers ay ano, sila ang kausap ninyo na sila ang dapat magdala sa Pilipinas? Opo, basta po pagdating ng mga box sa Pilipinas, doon po bumabagsak po yung mga boxes namin and then deliver po nila sa mga bahay-bahay, sir. Baka magtuturuan ito ngayon kung sino ang kung kaninong responsibilidad at nasaan na yung balikbahay boxes na yun, di ba? Ang sinasabi po kasi, sir, ang nagpa-hold po talaga si Reynold Rose. Kaya po tinatanong namin, bakit na hinold yung mga boxes namin nang hindi namin alam? Oo. So kung pinaproblema po nila na may ano po sila sa isa't isa, so out na po kami doon. Wala kami po kaming problema doon sa problema nilang ang dalawa. Ang problema rin ninyo, eh, hindi nyo kilala na in person, hindi pa nyo nakikita iso si Reynold. Yung pong iba kong mga kasama, sir, kilala po nila kasi si Reynold. Kasi po ako, sir, actually, hindi ko po yung pala, ang sabi ng mga kasama nyo, nasa Israel pa itong Reynold. Opo, nandito pa po sila, sir. Ay, nako. Teka muna, ha? Tatawagan ko lang, ilalagay lang natin sa on the air si Administrator Arnel Ignacio. Administrator, magandang umaga po. Magandang umaga, kabayan. Nakikinig ako sa inyong palitan paliwanagan. Madami pala ito, mga 300 mga boxes na ito na nakahold. Lahat ng ating mga kababayan natin sa Israel na pinadala nila para makahabol ng Pasko. Eh, hindi daw dumating. Ang problem, Pasko pa? Oo, Pasko pa. Mario, matagal ito. Oo. Pinag-usapan anyway, natin 2022. Ay, kabayan, although ito, hindi talaga sakop ng OWA, pero hindi naman ako bago na rin dito sa sa gobyerno. Nagkaroon na tayo ng mga kaibigan na palagay ko, pwede kong medyo makisuyo. Dahil pag naririnig ko, OFW yun ang problema, para bang matik, kailangan medyo alagaan natin. Kaya nga. Kaya ikaw tinawagan namin, itong LCSN Movers Las Piñas, tinatawagan namin doon sa telephone number na naka-register sa kanila, walang sumasagot. Di bale, ngayon kasi ako ay nasa Taiwan. Okay. Uuwi ako ng Miyerkules. Palagay ko, kabayan, if I'm not mistaken, I think we should also involve the NBI. Would you ang gawin natin po, makontak lang sana natin itong LCSN Mover sa Las Piñas at malaman natin mula sa kanila kung ano ba talaga ito, dahil sa kanila pinadala ang dumampot daw ng mga boxes ay pangalang Erwin at saka Reynold din ang sinasabi. Hindi po, ito again hindi, although yung OWA hindi naman ito jurisdiction. No, but, yes. Since OFWs yung lumapit sa inyo, makakatulong kami to coordinate and kausapin yung mga taong
pwedeng makatulong dito. Oo. So kumbaga parang kami tagapangalaga ng OFW, so kahit sa ganung paraan tulong na lang sa inyo. Makatulong. Yung para naman may rap. Alam mo kasi kabayan, pasensya ka na, ako nahihiya kapag ka tinatanong ako at hindi ako makasagot ng oo. Oo, nakaya ko to, pero dito hindi ko naman pwedeng sabihin basta tatalikuran natin. Yes. When I arrive, I will seek the help of people who can help this OFWs of ours. Sige, ahabulin din namin itong LCSN movers na ito sa Las Piñas. Mukha namang madali hong hanapin itong si LCN. Marami naman tayong kaibigan na pwedeng lapitan. Opo. Administrator, maraming salamat. Teka muna, anong ginagawa sa Taiwan? May problema ba? Ito po, wala naman. Kasi siyempre, minomonitor natin yung kondisyon, lalo na ng mga fishermen natin dito. Maganda naman ang na-inspect namin. Napakaganda ng kanilang sitwasyon. So, hanggat ngayon, umiikot kami, pinupuntahan yung tatlong pinakamalalaking mga lugar dito, yung Taipei, Kaohsiung, Taichung, para naman yung mga kababayan naman natin dito, maramdaman nila na ang OWA at DMW pinupuntahan sila in case mayroon sila mga pangangailangan. Okay. Maraming salamat, Administrator, and good morning. Ingat. Magandang umaga rin. Si Administrator Ernel Ignacio na nasa Taiwan pala. Ayun, andiyan pa ba si Patricia? Patricia, good morning. Sir, uli. Po. Good morning po, sir. Ito pa lang. Ito, may email pala sa iyo ang LCSN. Opo, sir. Nag-email po ako before nung nga pong nalaman po yung post dito sa organization sa Israel. So, kinabahan na po ako noon. So, nagtanong po ako. Kasi po, sir, ang dami pong tumatawag sa kanila, sir. Ang lagi po nilang sinasagot is, wala na po dito yung mga boxes yung nailipat na po sa ibang warehouse. Ang tinatanong po namin, saan pong warehouse ang nila nilipat? Wala naman po silang masabi. Basta lagi po nilang sinasabi na kontakin si Erwin, kontakin si Reynolds. Oo nga, yung Erwin din tinuturo nitong LCSN. Ang problema, sino itong Erwin na ito? At itong Erwin na ito, nasa Israel, di ba? Opo, sir. Opo, yan po yung nag-pick up ng box po, sir. May problema nga tayo dito. Anyway, opo, sir, ang sinasabi po kasi nila, sir, about dun sa post po, meron pong money involved na nagkakalaga na 193,000 dito sa pera po dito. So sa pera po natin is parang nasa million na po yon. Million na sa pera natin? Opo. And then po usap na parang nag-ano na rin po kami na mag-suggest na magbayad po kami ulit para lang ma-release na yung aming mga boxes. Ayaw naman pong pumayag ng Reynolds. Tapos po, after a few days po, parang siguro po, nag-usap-usap na po sila na tanggapin na lang yung aming suggestion na magbayad na lang po kami. So, edi, nag-set po sila ng meeting, sir. Yun po, tapos po, nag-meeting po ng Friday nga po, sir, na about dun sa Anong sabi? Pumayag naman po sila, parang inaccept na po yung sa amin na na magbayad po kami. So, parang inaccept na po nila yon. So, ang ano po namin, gusto po sana namin is black and white. So, ayaw naman pong pumayag nung dun sa isang organization na black and white. So, ibig sabihin po, 50-50 po yung pag-release kung sakali ng mga boxes. So, wala pa. Wala pang positive na resulta. Wala pa? Wala pa po. Sabi po, after 5 days po, maghihintay po kami ng result kung magkano po yung aming babayaran. Sige. Pero, nung magpadala ka ng balikbayang box mo, ang LCSN ang dapat magdala dito sa Pilipinas? Sila po yung magdi-deliver, sir, sa bahay. Pipikapin lang nung Erwin at saka nung Arnold. Okay. Po. Sila po yung nag-pickup dito sa Israel, sir. Sige. Ang LCSN ay amin tinatawagan pa rin, hindi sumasagot, ano ha? Pero kung nakikinig sila, pati ang OWA ay che-check na rin itong LCSN, ha? Opo, sir. Thank you po, sir. Okay. Sige, ingat. At kung may latest man, tawagan mo lang kami, ha? Opo, sir. Maraming salamat po sa inyo, sir. Ingat thank you. Ingat po. Ingat dyan. Ingat. Bye po. Bye-bye.